welcome back to my channel. And ngayon, mag-voice over tayo. First time ko to. Kasi feeling ko, you know, wala lang. Naka-off shoulder din ako. In case you're wondering, baka sabihin nyo, nag-uban na ako sa camera. Hindi. So, gagawa tayo ngayon ng Korean-inspired makeup look using all Roman products. Roman, Roman, hindi ko alam yung pronunciation niya. Ito yung perfect fitting foundation nila. And tinan nyo, ang social ng packaging, diba? Meron din silang pro blending sponge na ang laki kapag damp na. So, itong shade na to is in number 4 natural beige. Nakita nyo naman, ang puti pa sa akin. So, naiintindihan ko naman kasi ganyan sila mga Koreana, diba? Mabango din siya, sweet floral yung scent. So, piniblend ko na lang siya, ini-even out ko pa yung skin tone ko. Yun dyan sa inner part, sa may lower eyelids. Inaanong siya ng dulo ng sponge kasi saktong-sakto siya dyan. Na-blend ko rin sa neck ko, pero hindi na sa shoulders kasi yun lang naman yung nakikita ng camera, di ba? Diyan lang sa neck para, you know, magmukha lang siyang even. So, diyan lang tayo mag-focus sa taas. Nilalagyan ko rin yung lips ko para doon sa gradient effect ng lips natin later. And ito yung eyeshadow palette nila. Tinan nyo naman, sobrang ganda ng packaging. Magnetic din yung pag-open sa kanya, kaya parang ang bongga, hindi siya yung di-clip lang. So, kukunin ko muna yung dalawang matte na shades na pink at saka peach. Ilalagay natin siya doon sa buong eye. Lalagyan ko rin yung sa lower lash line para mag-balance yung eyeshadow. And then, kukunin ko yung red shimmer na shade. Ayan, using my fingers. Ilalagay ko siya sa buong eyelids yan. Napansin ko yung mga shimmer nila, meron siyang gold particles. Ito naman yung medyo champagne-y yellow na color. Ilalagay ko sa inner part ng lower lids para ma-create natin yung puffy eye effect. At saka doon sa inner corners para mag-brighten up ang ating eye. Ayan, nakikita nyo naman, may difference na, diba? Para naging puffy. Kunin ko ulit yung two first matte shades na ginamit natin. Peach at saka pink. At saka lalagay natin dyan sa outer part ng lower lids. I'm using this Nature Republic Eyebrow Pencil. Meron siyang spoolie and ayan yung pencil. Ang shade nito is in dark brown. So, wala kasing pangkilay ang Roman. So, ayan na lang yung ginamit ko. So, ginagawa kong as straight as possible yung kilay ko. Yung kilay ko kasi pag nakatagilid, straight. Pero pag nakaharap na ako, parang na siyang may arch. So, yun, tinatanggal ko yung arch, dinodrawingan ko. Ayan, medyo dark kung i-compare sa mga Korean Kemerut. And feeling ko hindi pa siya straight. So, kinuha ko tong aking Ever Belena na eyebrow kit para kunin yung lightest shade and ayun yung ipapatong ko para maglighten yung shade kahit konti lang naman. Ayan, susuko na ako sa kilay ko kasi feeling ko hindi na siya magiging straight. Isipin na lang natin straight siya. So I'm using this LA Girl liner. Brown to. So you can use naman for everyday look. Yung eyeshadows, ganun. Ito nagkamali lang ako. Akala ko kasi ano, diba? So ayan, dinrawing ko lang as thin and as downwards as possible. Pinumpurl ko lang yung lashes ko and then lalagyan ko lang siya ng mascara para natural lang tingnan. Ayan. Ayan na yung eyelids and kung mapapansin nyo, ang gulo ng eyeliner dyan. Kasi hindi ko yan talaga ma-perfect. Ang tagal-tagal kong ginawa yan. Pero ayan, okay na yan. Dyan na lang tayo. So doon na tayo sa face. I'm taking this Roman na peach Scandal nila ng blush. Ayun yung brush nila. Maganda itong brush doon sa blush nila. Diba? Priming. Kasi magagamit mo siya kasi soft. Kasi yung ibang brush sa mga kit na ganito, eh, matutulis tsaka makakapal. So, parang ang harsh niya sa skin. So, ayan, binibuild up ko lang yung color, hindi yung isang buong pigment. Mas madaling magbuild up kaysa magbawas ng blush. Kinuha ko ng aking Ever Belena na blush duo. Kinuha ko yung bronze shade and ginagamit ko siya pang contour ng aking ilong. Kasi pango ang ating ilong. Kahit na daytime yan, kailangan ko pa rin mag-contour. So, ito yung lipstick nila. Same lang din nung foundation. Meron silang Roman dyan. Eh, masyadong mataas yung araw kaya hindi makita. So, ito yung shade nila in All That Jazz. So, gumagamit lang ako ng brush, nilalagay ko yung color sa buong lips. Actually, ano lang yan, manipis lang yan, hindi yan yung pinaka-pigment niya. Kasi gagawin natin yung gradient lips, kaya ganyan yung ginagawa.
And then, mag-focus tayo ng more color doon sa inner part. You know, para yung nasa gradient effect na hinahabol natin. So, ayan na yung daytime look. Nilagyan ko rin pala yung isang mata ko lang white eyeliner doon sa baba. Kasi yung isa tinan nyo sa right side. Hindi ko pa nalagyan. So, lalagyan ko yan later. Ayan. Diba? Aura-aura muna. And then, dito ginawa ko na yung nighttime sa isang side. Para mapakita ko na lang sa inyo guys yung comparison. Ayan. Kinuha ko lang ang darkest shade doon sa palette. And using a brush, dense brush, nilagay ko siya sa eyelid. So, ito yung pinagkaiba ng Western glam sa Korean glam. Kasi sa Western, nagpo-focus sa crease at saka sa outer V. Dito, sa eyelids talaga. Nilagyan ko rin yung lower part para mag-balance naman yung pagka-smoky ng ating eye. So, using my fingers, kinuha ko tong matte eyeshadow dyan sa palette. And pwede pala siya pang contour. So, yan na yung ginamit ko pang contour ng nose at saka sa outer parts ng face. Pero super light lang. Hindi yung Western contour na sobrang kapal. Dito lang para magka-dimensions ng... And then sa lipstick, ayan, ni-straight ko na siya mula dun sa tube. Para ayan talaga yung pigment niya. Ayan, di ba? Siyang alagpas pa. So, ito na ang ating nighttime glam look. Korean inspired. I know, hindi ako nagmukhang Koreana. Pero... I tried my best and sinunod ko lang yung mga makeup techniques na Korean makeup techniques, ganun. Ayan. Ayan, sige, aura pati. Sige, go! So, ayun lang guys, ilalagay ko sa description box sa baba ang lahat ng links dito para interested kayo sa product. And yun lang guys, thank you so much for watching this makeup tutorial. Bye-bye! Sige, aura pati, go te. Bye-bye na nga, diba? Bye-bye na nga eh. Bye-bye! Bye-bye!